Magandang araw mga kasama sa araw na ito. Ay mayroon tayong isang mahalagang misyon na gagawin. May isang taong sumulat sa aking page at ipinalam ang katayuan ng isang pamilyang sa wari mo ay walang problema. Nagpadala sila ng larawan. At ayon sa kanilang salaysay, ang mag-asawa sa larawan ay matagal nang bedridden at hindi na nakakapaglakad, samantalang ang nag-aalaga ay ang tatlo niyang anak. Ngunit ang pinakamabigat na challenge, sapagkat dalawa doon ay bulag at di nakakita. Ang isa lang ang tanging gabay, subalit siyang bumubuhay sa pamilya, kung kaya't sa bawat pag-alis nito ang naiiwan ay ang dalawa niyang kapatid. Ano kaya ang kanilang magiging buhay? Kaya di ako nagdalawang isip na puntahan o pangalamin ang kanilang kalagayan. Narito ang kanilang kwento. Bago ko sila personal na kapanayamin, ay nagtanong-tanong ako sa kanilang kapitbahay hinggil sa kanilang kalagayan. At narito ang kwento ni Ate, isa sa kanilang kapitbahay. Bali matagal na ho sila Ate. Na ganun, matagal na ho. Pagkakalam nyo. Matagal na, pero medyo mga malakas pa yan. Okay naman ang buhay nila. So ngayon, ang sitwasyon nila, ano na talaga? Ibig sabihin, dyan na sila nadumi. Pagka nga naglilinis yung anak nilang lalaki, parang mga ihili na, bubukos na lang dyan sa anak. Sa bubuk. Pero ewan ko lang, dahil ngayon, parang hindi ko na naaamoy na mapanggilan. Kaya may nagtitinda ng ihaw nila dyan. Alam din na paupa at ano yun. So ilan bali na magkakapatid yan? Kasi ang nakikita ko lang naman dyan, parang tatlo lang sila eh. Pero yung tatlong magkakapatid, pare-pares yung may kapansa, yung problema nila, yung paningin din. Pero yung isa, yun nga yung lalaki, yung medyo matingin mo dyan. Sa paningin, siya naman tatrabaho. Pero andun. Yung mata din na yung preferensya. Sana makausap, ano? Yung mata. Anong pangalan niyo, Ate? Sally. Salamat, Ate Sally. Kakausapin ko rin sila for validation para kung sakali matulungan sa natin. Diba? Si Kuya Willie. Kuya Willie. Okay. Ate, patanong ko lang, yun ho naman paningin ninyo. Paningin namin. Nakikita niyo po ako or? Nakikita naman. Hindi man ako nakakapas ng bahay, parang yun sa kanya. Nakikita naman. Nakakakita ho kayo. Nakita. Si Kuya naman ay halika, Kuya. Anong pangalan? Kuya, okay lang po ba kayong makita sa camera, ha? Okay, babe. Oo. Anong pangalan nyo naman, Kuya? Mikey Manalo. Mikey, oo. So sila nanay at si tatay nandun lang sa loob? Ano ito sa Catherine? Nakikita sa Catherine. Kaya pakain mo na rin yun bago umalis. So ano ho yun? Na-stroke. Na-stroke ang tatay. Dati inay muna. Ang pangalan ng tatay si Pedro Manalo. Pedro Manalo. Yung isa doon siya Manalo. Pinasok ko mismo ang kwarto ng mag-asawa at nagulat ako sa aking nakita at nasaksihan. Natutulog sila sa isang papag. Nakaubad si Lolo. At talaga namang kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Kaya nandito po tayo ngayon sa bahay ni nila nanay. Anong papangalan ni ng nanay ninyo? Tunisia. So mga kapatid, tulad po nung nakita ninyo, si nanay Tunisia at saka yung tatay parihas, hindi nakakalakad, ano? Na-stroke. Tapos, ang nag-aalaga ho, magkakapatid, sila din po ay medyo may problema din sa paningin. Ano, si Ate, anong pangalan mo, Ate? Rowena. Rowena. So, Ate Rowena, ilang taon naman ho ninyo yung problema na ninyo ganyan? Nung ako na po pero naroon pa tayo sa Gonzaga. Pero nakakakita kayo, hindi lang gaano? Nakikita mo ako, Ate? Mm-hmm. Anong damit ko?
itim. Itim, ah, nakakakita. Ayan, si kuya. Kuya, nakikita mo ako, kuya? Nakita. Oh. Parang itim, yung dami. Anong nasa harap ko? Mayroon akong ano sa harap? Camera. Ito, ano dito, ito nakikita ko sa, ano, tingnan mo ito. Ano yan? Sure. Ha? Sure. Okay, ito, sure daw. Oh. Bag ko yan, bag, belt bag po. Bag. Oo. Nakikita, ano, malabo lang. Oo. So, ibig sabihin, kuya, mahina din ang pandinig mo, ang paningin mo. Hmm, medyo malabo na ko. May mga puti kasi ang mata mo, ano? Maras tatay. Ilang taon na kayo, kuya? Okay, ano, 22 ako. So, pag nagsasaing kayo, sinong nagsasaing? Si Willie. Pinapakain naman ho, paano pagpakain? Tatay, sinusubuan. Si nanay nyo naman? Sinusubuan din. Sana kung makausap namin si Kuya Willie nyo, paano ho makakausap? Napasok. Napasok, sasabihin ko na lang pagkano punta. Anak ni Jennifer. Kailan ho siya pwedeng makausap? Mamaya nga po pag dumating. Mamaya ano, mga size? Malayo ho kasi kami. Malayo ho kami. Ay, malayo. Oo. Kasi nadya nga lang ho namin puntahan kayo rito dahil may nagpadala po sa akin picture para ho sa inyo. May picture ho kayo na pinadala. Oo. So... Ayan, nakikita mo po yun, yung sa pintuan, may tao. Oo, nakita ko. Ano yung babae, lalaki? Babae. Babae, oo. Nakikita mo yung mukha? Hmm. Ah, maano pa naman na nakakita pa rin. Na, ikaw nagkakapagsaing ka, ate? Ano? Ay hindi lang mapagbukasan ka lang. Kapagbukas ako ng bigas. Kayo ba'y kumain na ngayon din? Kumain. Gulay. Oo. Okay. Tawag dito. Kasi po, dapat maasikaso din yung ano nila nanay, no? Oo, nanay. Pagka nandiyan si Willie, di saka na kayo magpunta ulit dito. Oo. Gustong sana namin mabigyan sila ng kahit man ng diaper, kuya. Ah, diaper. Masa inay. Nagda-diaper po ba sila? Ginagamitan yung diaper? Si Willie para mahal. Kaya pa lang ni Kagaris at ka Alex. Hindi, mas mainam kung kasi may diaper para napapaliguan sila. At least maayos, tapos may diaper na kahit papano. Di po ba? Pag nahihit na tayo, Roy, nangangarap sa higaan. Kaya kung walang diaper, pero kung may diaper, hindi yan mangangamoy. Mm-hmm. Ano, di ba? Tama ba? Oo. Ang inay, mahina. Si itay mo nalakad, nakapunta ng CR. Tatay? Oo. Ay, hindi. Hindi rin. So talagang silang dalawa, asikasuhin dalawa. Inalaga ni Mire. Minsan. Ikayo ho, ano hong matanong ko lang po, ano ho naman ang ginagawa ninyo bilang tulong din dito sa bahay? Nag-uurong ng plato? Mm-hmm. Nag-uurong. Ano ho nag-uurong? Hugas? Plato. Hugas. Iimis. Nag-iimis, o kita mo, ang hirap ng Tagalog nila, naghuhugas. Naglalaba? Naglalaba. Naglalaba. Ikaw, kuya, nakakapagsaing ka? Ano, hindi, si Willie nakasaing. Ikaw, ano hong ginagawa mo naman, kuya? Nakabantay ako sa inay sa gabi. Ah, sa gabi, ikaw yung nagbabantay? Oo. Sa ano, ihian? Pagbantay ako sa inay. Pag naihi? Aka inaalalayan. Sige. Pwede naman sila, kuya, gumamit ng diaper. Limbawa, lalo na pagkagabi para nakakapapahinga. Kasi ganyan din ang problema mo, tapos wala ka pa rin tulog, mapupuyat ka. Malaking problema yan. Diba? Kayo ba'y nakatanggap ng tulong mula sa... O may nakatanggap na ba kayo ng tulong dito? Hindi pa? Ano kayang oras nandito si Kuya Willie? Gusto ko talaga... Nasa is. Nasa is. Ikaso, nasa kayo pa na tayo, diba? Pamay ang labas, nasa is. Gabi na ho. Ano hong oras yan na alis? Nasa is ng umaga. Ano hong oras na wala siyang pasok? Pagkalinggo. Wala. Pagkalinggo pa hinga. O sige, ganito na lang, Nay. Ganito na lang ha, sabihin nyo. Sabi ko lang, napunta dito ang tao. Sabihin mo, pumunta rito si Taong Gala. Ha? Oo. Babalik ako sa linggo, sabihin mo kay Willie. Linggo. Linggo. Oo, kasi gusto kong kausapin si Willie mismo, ha? Oo, si Willie. Babalik ako sa linggo.
Sabihin ko bakit ito sa likod ko. Ha? Mamaya sabihin ko, Willie, isang linggo ito ko yung papalik. Oo. Magkita kami sa linggo, ha? Mm-mm. Kuya? Anong pangalan, kuya? Michael. Medyo manawagan. Kuya Michael, nakikita kayo ngayon sa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pwede kayong manawagan sa mga tao na may busilak ang puso para matulungan kayo. Okay ba lang manawagan ka? Pwede. Sige po. Ako pa yun, kami pa yun, walang tulong. Wala pa nabibigay sa amin tulong po, wala pa. Kami yung tutulungan. Ayan. Ano, bilang ko sa kami kayo, driving course po yun. Video, kanino po? Kanino po kayo pinakiusap? Kay Turpo. Yung sa radyong yun. O ano naman? Anong nangyari? Anong resulta? Natulungan ho kayo? Napuntahan kayo dito ni Turpo? Hindi pa. Hindi pa. Sa dito ako sa pibili sa cellphone. Anong sabi naman? Di bibigyan ng pera. Kailan daw pupunta dito? Sino? Si Turpo. Wala, ginapunta yung Turpo. At lang, kapupulong lang. Tapos, nabigyan kayo ng pera? Nabigyan kayo ng tulong? Mm-hmm. Eh, anong tulong? Anong tulong binigay sa inyo? Bilhin daw ng gatas ng inay, ang tatay. Oo, bumili gatas. Naman po kayo. Bili, gatas, bumili. Oo. So, sige ho. Gagawin na lang natin, babalik ako, kakausapin ko si Willie sa linggo po, Nay, ha? Sige. Babalik ako sa linggo, ha? Linggo narito si... Oo, linggo, babalik ako, ha? Sa linggo. Hindi sabi ko rin na, ano, nandaputang tao. Nadurog ang aking puso sa sitwasyon ng pamilyang ito. Una, nasisiguro kong hindi nabibigyan ng wastong pag-aalaga ang dalawang mag-asawang ito dahil una, kulang din. At may kapansanan din ang kanilang mga anak. Hindi ko alam kung anong sa'yo yun eh. Medyo yata, pwede na eh. Ngayon po mga kaibigan, nandito po tayo. Kasi po may nagpiin po sa ating page patungkol po sa pamilyang ito. Ang pamilyang ito mga kaibigan, ang nanay at tatay nila ay bitrated na po. Ang nag-aasikaso sa kanila, tatlong magkakapatid. So ito po si ate, pangalan natin? Si Rowena. Si ate Rowena, si kuya... Michael. Pero, si ate Rowena, ayaw po siya, medyo may problema din siya sa paningin, hindi siya perfect yung pananaw niya. Si kuya Michael naman, ganun din. Ang tanging medyo maayos lang ang paningin dito ay si Kuya Willie, pero wala rito at nagtatrabaho. Nagtatrabaho din ang pay. Oo, para mag-umita naman. So, ang gagawin natin mga kapatid, muli natin babalikan sila sa linggo para at least makita natin si... Nasabi ko, kamunaan natin si Kuya Willie. Sa linggo po, babalik po tayo. At sana po, nananawagan ako sa lahat ng mga tao na nakakita sa atin. Sana po, kung meron po kayong mayabot na tulong para po sa pamilyang ito, may hahatid po natin at makakamot po sa kanila. Pumuli sa taong kala at sana po ay samahan niyo ako para sa panibagong serye na naman ng ating humanitarian mission, ang pagtulong sa pamilyang ito. Maraming salamat.